sí, claro. Sí. Están direct ako. Oh, wag muna. Wait lang. Yun. Para sa blue side, ang ating SGD Omega. Para naman sa red side, ang Aether Atlas. Ayan, nagtatago para makanood sa office. Go ayun. SGD. Yan, siya kay Joy or Halesa Roperez. Yan, at ito na nga mga kaibigan. Welcome back na naman ulit para sa ating draft pick. First ban, na dito kagad na isang Claude na. Oh, masakit na sa ulo din kasi ang may kalabang Claude. Ngayon, alam na nila. Alam na nila. Alam na ng SGD. Kung paano susolusyonan ang lang Aether Atlas. No, even. Ah, sige, kayo ang defending champ. I mean, kayo ang nauna sa Grand Finals. Ngayon, heto kami. At hahabol. Natuto na dun sa kanilang laro kanina. Your team is banning. Yep. So, grok naman para sa Aether Atlas. Cho! Ay, babante ng SGD Omega. Kasi kanina, ang pinaka nag-extend talaga ng laban nila doon sa 38-minute game is yung pagsisplit push or pangungulit ni Kuya Kenji gamit yung Cho. Talagang napapalakpak ang mga viewers natin sa kanya naging performance. Mm-hmm. Tama, oo. Para sa akin din naman eh... Solve nga naman yung ano dun. Yung ginawa ni Kenji sa Cho niya kanina. 8 minutes. Ay, 38 minutes, grabe. Yan, Bawi AE, sabi ni Boboy Toledo, pati kay Vince Aldana Concepcion. Your team is picking. Samsung Duos, ayan, shoutout sa'yo. Ayan pa siya nanonood. Oh. Kay Mark Ambagan din pala yun. Kaja, ay open yun. Kinuha na rin ng SGD Omega dito picking. Ni Kuya Hit. So, pwede Lunox? Lunox dito, pwede. Kimi. Oh, Kimi! Kimi is still open. So, kanina, meron din Kimi Aether Atlas. So, kukuhanin ulit nila ngayon together with the Harris. Yep, exactly. Your point. Pero, we'll see. Tingnan natin din sa bilang banda na po. Ano kaya ang Chicken Joy na makukuha nila dito? Pwede sila kumuha ng Lunox. Oo, sila naman yung mag-Lunox. Oh, Esmeralda. Esmeralda pa rin talagang malaki ang kanilang... confidence. At kita naman natin sa performance din kanina ni Cartesi. Talagang plausible. Cartesi with na Esmeralda. Napalupit talaga para sa akin. Gucci wap talaga yan. Pero ito isang pick pa naman dito para sa Aether Atlas. And I think you might wanna get a physical damage output pa dito. Like, isang fighter or isang tank. Pili na lang sila. Pero tank kompleto na para sa SGD. And they can outpick Minotaur. Kung hindi nila pipiliin. Your team so, is banned. Minotaur na. Ibig ko sabihin kanina, kung hindi pa pipick ng tank ang Aether Atlas, baka ma-outpick sila ng SGD. Oo, pwedeng banan na sila if ever ng magandang Minotaur. Tank para sa lineup nila. So, Minotaur Tang is the Philippines number one Minotaur. Mm-hmm. So, mapapatunayan natin. Totoo si Tang? Tang? Ay, si ano pa? Lue. Ah, si tama, Lue. Tama. Carry na nga pala si Tang. Oo, dati. Pero dati tank. Before tank siya. Tapos ngayon, ano na siya? Carry. Go. Your team is banished. Ngayon, ito na. Estes? Ah, okay. Estes, kasi nag-Estes daw kanina yung Aether Atlas eh. Oo nga, against DDDK. Minotaur Estes din yung combo nila nun. Mm-hmm. And we'll see, tingnan natin kung makakabawi ang Aether Atlas this time. Isang ban? O dito ban, carry. Your team is so, para wala din nga namang... Huwag na tayo mag-manan. So, binigyan nila ng isang Aldo para sa SGD na lang. Or Leo pala. Finish nila na mag-Leo. Oh, si Dale Dallas dito. Mahirapan ang Leo board sa ano, sa Kimi. Oo, no? Babaril-barilin yan. Oo, sa Kimi. Mahirapan si Leo board talaga sa Kimi. Your pero Hayabusa and Leo board. So, physical damages dito will be the Hayabusa and the Leo board. Pwede goods na tong ani. Kahit isang tank na lang dito. Para sa... Sa Aether Atlas. Kasi makunat naman si ano. Ang isang Tamos. Oo, ano? Magiging panggol siya pagdating sa team fights. Shoutout pala kay Prince Mediana. Yep. So... Well, i-release mga kaibigan. So, abangan natin to. Yan pa. Gather catcha. Karot Kacha ang kinuha dito for to partner up or to pair with their Minotaur. Pero isang Tamus, I think para sa ano, kahit support nga lang kunin nila, pwede na eh. Kahit isang Angel, kahit isang Digi. Ganun, pwede na, pwede yun sa ano. Pero ito, isang Hayabusa naman pala. Oo nga, that pala Digi.
ano? Kasi para may Tamus naman sila, makunat naman yung Tamus. Pwede na din yung pang front eh. Para sulit ang kanilang ano, kanilang damage. Kasi dito for Aether Atlas, ang lineup ulit nila is single target. Pero ito, para sa lineup ng SGD Omega, ang kinuha nila is the Akai, Esmeralda, Leomore, Kaja, at ang Hayabusa. At para naman syempre dito sa Aether Atlas, they have here Tamus, Kimi, Harith, Gatot, Kaja, and the Minotaur. Ayan na, Philippines number one Minotaur nga. Tama si Ate Chantel. Pero we'll see, tingnan natin dito mga kaibigan. Op, tama. Oh, naka-fighter emblem is Kenji. Sasi naman para kay Teng. Smash them! So, pero ano dito for... Sumulat tank emblem sa SGD Omega. Oo nga. Well, pag ganyan kasi pang early. Pang early yan yung ganyang emblem. Pang mabilisan din rotation kasi may movement speed din ang isang support emblem. And yung talent dito ni Kuya Heath or the Kaja is additional 6% damage whenever na tumatama ang kanyang skills sa opponent. So, 6% additional damage para sa kanyang teammates. Exactly. So nako po, yung Akai doon nag-cut ng kumuha ng item yung Akai, ayan nag-minion pero wala. Akai niya na, solo na lang niya. Solo na lang niya. Inilawan niya nga yata eh. Yun yung ano, pero dito kita natin ang total bottom lane nakakuha ng buff or natin na steal ng Aether Atlas ang buff pati na rin yung jungle ko ng SGD Omega. Wow. So palitan lang din 1 minute pero ng gold buff mukhang makukuha dito at masi-secure sa bottom lane ang gold buff ng Aether Atlas. Well, on to the top lane, mukhang makakuha din yan is SGD Omega knowing na 4 players ang kukuha nun. Tama. Para sa dito sa early game na pinakita ng rotation, mas maganda ang rotation na ipinakita ng Aether Atlas. The reason why napag-invade sila ng blue buff tapos meron pa silang sarili blue buff din. So like triple buff, triple blue buff ang napunta sa kanila. Pero mabilis. Carl DC, bakit? Level 4 na agad onto this game. So mabilis na rotation agad for Carl DC. Ito na, ultimate gun yung gagamitin para walang tatamaan ang kanyang second skill. So forced to move out is the Esmeralda since hindi nga din naman sila makakapatay din. Ang pupunta na lang nila would be the Tamus onto the top lane. Pero dito sa bottom lane, Hayabusa, nag-iisa! Oh, level 2 lang. Kung nahigop siya doon, talagang crowd control ang kanyang... sasaluhin. Oo, di makakagalap lang sa team Kimi pre-hit. Oo, palitan lang. At ulit, nakikita natin, first 5 minutes na ating laban, sagutan lang pagdating. Kaso yung nga lang at advantage dito, Aether Atlas, since Turtle ay mas malapit onto their side, so magiging malayo for SGD Omega to contest that one. Tama kayo dyan, pero we'll see. Tira natin, 2 minutes onto our game time na rin, 1-0 lead pagdating sa series in favor or SGD takes the lead. Pero tira natin, Aether Atlas, they really have to do something else. At for now, para sa akin, maganda ang pinapakita ng rotation. Pero yun nga lang, nakita dito si J.O. Sinaburong nila Divine Judgment, pero takas lang rin, maambaot. Nasayang ang burst na ginawa nila doon para sa Gatot, Kaja, Luwe, Pumipesto, with his Minowans, Fury, Cartesi, Ankuwa, kaunang dugo. Nanapan nila dito, pero mukhang si Hit, madadamay din yata. Naupo, under the open kill para ay Teng! Napakaganda. Nung ano doon, ang ganda ng play doon ng Aether Atlas. Double kill agad for Teng with the Bounty Hunter spell. So that would be additional 200 plus na gold. So 2-0 ating score and parehas lang dito sa turret pushing. Kaso kita natin dito for Aether Atlas, kumukuha na naman sila o nagsisteal sila ng gold buff. So buff. So walang buff dito si Carl TZ. Mahirap sa Esmeralda, walang buff. Oo. Yun ang pinakamahirap nga naman sa ISP, pagkawala kayong buff, eh nako, ang tagal ng cooldown nung ano niya, nung second skill niya tsaka first skill, eh kailangan parang mag-stack ng shield niyan. So, additional cooldown reduction din sa anin, I think it's 10% yata. Oh, tsaka plus mana, ano din, mana consumption din. Kaya yun yung ano din for... Saan tumalun si Lex doon? For ano dito, for SGD Omega, kailangan haya mo sa... knowing Delta Luz, gaya mo sinabi kanina, isa siya sa mga nagsistep up na players dito for SGD Omega. So now, ito yung magiging ano sa kanya, magiging challenge kung paano niya i-bubuin yung gamit niya sa Yabusa. Kasi kanina, siya yung laging dinedenyan ng jungle dito ng Aether Atlas. Ngayon, tingnan na lang natin mga kaibigan. Carl TG dito, tamang haamba na naman ulit sa middle lane. Pero Gatot Kaja, nakita nila Carl TG nag-charge na ulit. Pero kinansin lang din sa cooldown na agad palagi. Kaganon, pero ito na, nagka-iipon lang ng shield si Kuya Cartesi natin dito sa bottom lane. Turtle has now up for grab. Sino ba makakakuha nito? Pero si Esmeralda naman, papunta sa top lane. Ang kanyang ikot, ha? Ayun na lang din nila magpaubos. Actually, ganito din yung nangyari. Sa first game natin, lahat ng malalaking objective, low first lord,
all the turtles nakuha din ng Aether Atlas. Pero nakita natin SGD Omega pa rin yung nanalo. So for Aether Atlas, pag natatapos sila agad, kasi nga lang tira natin, oh, nahatak hanggang sa second turtle. Pero yung clicker ko iluwi natin, wala. So easily escape. Sayang, bakit kasi tank ang kinuha nila dun? Oo, kala nila mababurst nila, pero masyadong malayo na yung pinagpuntahan sa kanya. Kaya nga, napakalayo. And on to the bottom, di nakasira dito Tail Talos. Pero tatlo, with the Minowans Spirit, wala natin talaga pupunta. 0-3 ang ating score. So, nako po. Mukhang gigame, mag-1-1 pa yata ang ating series. Pero ito na, nagkakita na naman ulit. Campy ko ay Boboy, nahabol lang si Levi. Pero napilit ang ipop ang kanyang sprint that on their middle lane. Pero tingnan natin, op. Oh, sabay kumuha pa nga ng blue buff, no? Pero... disengage na. 5 minutes tapos sa 3 si Kenji, years, ano talaga, malupit umoffline eh. Oh, Kenji talaga, solid talaga. Kuya Kenji natin dati. Kilala lang siya for Hayabusa. Pero dito, kahit ang gamitin niya sa offline, maganda ang nabibigay niyang performance. So, Teng, with that Berserker's Fury. So, item check tayo, mabilis. Ayan, item check. Pero habang ina-item natin, check natin yan. Shoutout nga pala kay Nico Romero for the 100 stars. Dahil dyan, meron kang thank you. Ayan, ako, 6 minutes. 5 minutes and 47 seconds na. Oops, sa top lane, Jay, medyo out of position. Dalawa ang naibig dito ni Alexander na kasi nalang pa lang follow-up damage. Pa, Yung Minowans Fury catches 3. Oops, matay Lex Aterna. Wala, wala pang kilang SGD. Plus, nasira pa yung second tier turret nila dito sa top lane. Sayang din yung ano doon, setup lane ni ano, Kuya Lex Aterna. Kung doon nakapasok siguro yung Esmeralda, baka naging iba soon yung story nung clash na yun. Kaya nga, no? Pero... oh, bagay. Pero hindi, ang kulang kasi sa SGD Omega, yung burst na hinahanap natin. Diba kaya tulad nun, kung makaipit man si Lex Aterna dahil nga wala naman din silang burst, DPS sila ang meron sila. So that's the reason why ba't nahihirapan sila pumatay din. May maipit man, hindi mo nila kayang i-burst. Not unless siguro, hindi katulad ni Kagura, ni Kimi, or ni Kagura, ano nga, laban nila against the Demon Kings, parang 2 games na nagkakagura si Carl Easy. Pero ito, sino pa ang ating score? Naku, Dale Dallas, medyo nahihirapan. Pumesto kayo na sa bottom lane, sinasagot siya ng Tamos na sa top lane naman. Gatotchan ka at saka Kimi ang sumasagot sa kanya. Shit, oops! Dale, may natapon, sabi ka niya. Kala ko, may natapon na naman. Pero naku po, 7 minutes into our game time. Still, wala pang kill for SGD Omega, pero nakapush sila ng dalawang Tori for them. Good setup late lang for the Akai. Kasi nga lang, Akai pwedeng contrain na Minowans Fury ito. Levi gam sa kanya Barbiel o pakakatakas lang din. So, pwede i-go actually dito yung ano, yung Kimi. Oh! Kimi, nadali na nga tulad na sinasabi mo. Pwede i-go talaga, i-go nila sasa-go. Pero si Jeyo dito, tama ultimate lang. With this Gatot Kacha, wala nang panakas yan mga kaibigan. Pwede nga nilang i-go din niya talaga yun at ipilit ang clash na yun. Pero nga lang, siguro tinitingnan nila dito eh yung fusion capability ni Kenji onto their bottom lane. Baka ma-pressure nga naman sila doon. Eh, mas masaklap, mabasagan ng Tori dahil di na may babalik yan. Pero ito, Dale Dalus, tamang kulitan lang draman doon sa jungle. Blue buff, pipinaglaban, pero di niya nakuha. 4-1 na ang ating score with an 8-minute game time. Nako, Cartesi, tamang charge lang at flex. At ito na, nagkakita na nga, tinawag pa si Barbiel. Nako, walang ultimate niya si Jeyo. He might gonna fall down, pero may sprint. Nako po, takbong mayaman lang. Pero nakita dito siya ni Lex Aterna sabay. Uy, grabe, over the backwood. Banga, Lex Aterna, dapat 1,000 pa. Udrala, nagamit niya yung ano niya. Dapat yung ano, nanghila na lang siya. Yung Hurricane Dance na lang, ginamit na niya para dun sa Gatot. Kasi nagamitan na ng skills nung ano eh, ng SGD Omega. Tapos after nun, tsaka na lang siya nag-out. Kaya. Pero siguro for Kuya Alexander, baka inantay na lang din niya na baka mas madami siya mahuling. Tinansya-tansya niya. Pero ganun din, no? Kung gagamitin mo lang din naman ang Hurricane Dance na panakas, hindi gamitin mo lang na pang-engage. Diba? Napatay pa sana yung ano. Pero we'll see. Siguro tinatansya na di mo niya isip. May akalain na may backup din naman doon. Nandun din yung Harith, diba? So we'll see. Ito na, first Lord of War game, mga kaibigan. Inuuna na kagad kinukuha na ng Aether Atlas. But we'll see. Heath dito. Tama yung pagkulitan ng Gatot Kacha with an ultimate catches. Kacha, nakapo, putit pa raw. Patay kagad. Pero yung Glory dito mga marireset pa. Cartesi, napatay dito. Isang Harith pick. Wala na magre-retreat dito ngayon. Para si Aether Atlas. Naku, dapat din nila nireset din. Sayang, pagkakataon na. Pero hindi, papatay na lang daw pala mga kaibigan. Levi, dito, nakapo, tamang kabayo lang sa Gedli. Oop, ito pa. Nakapo, si Tank, 3 hit lang din. Tatlo. Laban sa tatlo. Pero mas madami buhay dito na Aether Atlas. Pinuto na rocket. Pero buhay pa din ang ating bouncing baby panda. So 3-5 at score, 9 minutes into our game. So sayang yung Lord. Sayang yung Lord, tinuloy din. Kasi konti na lang din yung buhay eh. Walang magre-retry. Yung backup nila. O, tsaka walang taga-retry yung ano. Item check nga tayo para makita natin yung spell.
Oh, harit lang yung may retry. Harit lang yung may retry. Which is napatay. Ayun, no, galing so, sa base kung kuhan. Sana ma-secure ng SGD Omega. Oo, oh, oh, yun kasi na nga. Kasi dalawa yung may retry. Kasi nandun din si Esmeralda. At patating din actually si Hayabusa. Dito ah, for SGD Omega, hindi nila nadidikitan si Yeteng. So, pero yung berserkers ko yung kanyang inuna. Oops! Dive in for the Esmeralda Hurricane Dance. Pantalo na ipit. Medyo oops! Oh! Naman. Ito na. Naupo si Jeyon. Nalito lang din mga kaibigan. Pero patay. Dito si si Harit mga kaibigan. At ito pa Alexa Turna. Trying to run. Trying to escape. Oops. Thousand Pounder lang. Patay din mga kaibigan. Cartesi na iwan mag-isa. Papalagyan. Napakapal ng shield. Grabe naman po. Pero ito na. Ayun na. Nirat-rat na siya ng Kimi. Laan ang kawala. Kimi lang katapat nun. Tsaka good ano din. Minowans Fury napigilin. Kasi nga lang, it opened up a space for both the Leomord and Hayabusa para makapag-push. Naman pala. So, magandang trade din actually for SGD Omega. Kasi napantay na nila yung ano dito, yung objective sa pag-tower push. So, 4-8 ang ating score. Kita natin dito lamang ang Aether Atlas pagdating sa gold. Pero, pagdating sa team fight, kuhapalag din ang SGD Omega, which is a good thing. So, dito for Aether Atlas, magandang kinukuha nila ang Lord, since wala si Esmeralda or si Cartesi. Oops, dive in. Minowon siya yung nakuha pa nga dito. Pero yung Hurricane Dance, nahuli pa. Si Tech, wala na din talaga pupuntahan. Ibay ka siya na rin go sa kanyang kabayo. So, isa na siya natitira. Hayabusa, mapipilitan din. Tumpa pa out as well. Ito na, ako po. Lapat, I mean, 5-10 ang hot score. 2-4-1 trade lang. Lord has been slain. Top lane pupunta ang Lord dito, mga kaibigan. Pero, sitting na natin. Ayan, dalawa ang patay. Tatlong natitirang buhay. Magandang laban to ha, magwa 1-1 pero if so ever so. Pero ayan na, sa top lane na nga, 6k or 7k gold lead pala tayo dito in favor of Aether Atlas ha. No, talagang palitan lang sila. Oo, palitan lang din talaga. And kita natin dito ha, for SGD Omega, since kaya ni Cartesi po